May wasi ngayon mga master din la dito sa shop. Magandang umaga pala sa inyo. Ang problema nito, yan si Master Denso, busy nag-aayos ng turbo. Ang problema nga pala nito, hindi naman daw sira yung timer, pumipitik naman daw, pero umuugong lang. Kahit wala pa daw mga labahin, umuugong lang po daw itong washing machine na single tub. So try nating i-check muna ha, yung pinaka step by step bago natin pandarin yung unit, kailangan muna natin i-check gamit ang multi-tester. Kukunan muna natin siya ng resistance, continuity at saka body ground. So calibrate muna natin yung tester, set natin sa times 1 or times 10 para mas malaki o mabilis makuha natin yung resistance. Set natin sa ohms. So okay naman no, gumagalaw naman siya, diba? Pasensya na kung medyo maingay kasi yung shop ko dito malapit sa daan. So yan no, so okay po ang ating timer. So okay naman po yung resistance niya. So check natin ngayon sa body ground. Pero bakit umuugong daw? Try muna natin ikutin na. So hindi naman stock up po, kita nyo naman. Medyo maluwag nga lang yun no, pag hawak natin umiikot na agad. So hindi siya stock up. So isa din yun sa dahilan, stock up siya. Pero hindi naman stock up yung unit. So check natin sa body ground. Maghanap tayo ng portion na may bakal. So wala naman siyang ground. So yan. So ganyan po mag-check ng unit kung stock up, may ground, may resistance, good yung timer. Kailangan bumabalik yung nag-switch off yung tester pag nagre-reverse. So normal naman yung timer. So next nating gawin is paandarin na natin yung unit dahil wala din naman siyang ground. So kukuha tayo ng clamp dahil isa din yan sa makaka-recognize, makaka-detect kung bakit umuugong lang yung unit. So try nating saksak, pandarin natin ha, para malaman natin. So yun o, dinig na dinig naman natin na umuugong lang yung unit, hindi siya umiikot. Yun pala, tingnan nyo yung amperahe, ang taas, umaabot ng 2.9 amperes. Tingnan nyo ha. So hindi umiikot, umuugong lang. So dyan natin madidetect. Tingnan nyo yung reading, 2.31. Sobrang taas. So isa lang ibig sabihin yan mga master, hindi normal yung ating unit dahil sobrang taas ng reading ng amperahe. Tingnan nyo, 2.32. So wala po tayong problema sa timer. So i-check na lang natin yung capacitor ngayon at saka itong motor. Dahil ang timer, yan lang ay nagpapaikot lang. Hindi siya nagbe-base kung tataas yung reading ng clamp. Tingnan nyo, sobrang taas. So pag mataas na yung reading ng clamp nyo, dalawang lang ang ibig sabihin yan, sa capacitor at saka yung sa motor. So check natin ngayon isa-isa. Tanggalin muna natin yung saksakan. So dyan lang natin matitrace kung saan yung problema. Either sa capacitor, open na siya o weak na, kaya hindi umaandar yung kumpreso, yung motor, or yung mismong motor na talaga yung problema. So try nating tanggalin na, isa-isahin muna natin mga master. So standby lang para makita nyo kung paano natin i-check yung capacitor at saka yung motor. Tatanggalin muna natin na. Napalitan na din pala ito ng capacitor mga master oh. Tingnan nyo, kulay dilaw na yung capacitor. Hindi na siya nagbe-base dun sa color coding, pero check natin kung gumagana pa. Kasi napalitan na din pala ito. Tanggalin muna natin para mag-check natin. Set natin sa times 1 key ohms yung tester kung mag-check tayo ng capacitor. Yung sa motor naman, resistance ang kukunin natin kahit times 1 o times 10 dahil tag 1 key ohms, sobrang taas na yan. Dito natin malaman kung good pa yung ating tester, yung capacitor. So set natin sa times 1 key ohms. Yun po ang pag-check ng capacitor. Kahit capacitor pa yan ng electric pan at saka aircon, 1 key ohms po.
So nakasit na yan. So pag pumipitik, ibalik tarin na naman ang uyan. Oh, okay pa. Kahit hindi tayo gumagamit ng digital, pero tingnan nyo naman yung reading niya, sobrang taas, di ba? So okay pa po ang ating capacitor. So yan, oh. So yan. So okay pa po ang ating capacitor, mga master. Gumagalaw pa po siya kahit hindi tayo gumagamit ng digital, pero nabibase natin, sobrang taas ng reading niya, bumabalik. Pag pumapalo tapos bumabalik agad, so meaning good pa yon. Hindi siya shorted, hindi din naman siya leak yung capacitor. So next natin gawin, check natin yung motor. Isa-isahin natin yung sa common, yung red at saka yun. Unahin natin yung blue. Yan o, kita nyo. Yung blue, open. Yung red, may resistance siya at saka yung common. So ulitin natin ha. I-focus natin para makita nyo, mga master. So ito po yung chine-check natin ngayon ay ang linya ng motor. So tanggalin natin para makita nyo. Putulin muna natin ha. So itong hawak ko po, mga master, ay linya po ito ng motor. So kahit times 1 o times 10 ohms, pwede nating ma-check yan dahil resistance ang kukunin natin. Pag hindi gumagalaw, meaning open po yan. Check natin yung sa red at saka yung sa common ha. So yan, kita nyo gumagalaw. So ilipat natin sa black at saka sa blue ngayon. So yan o, red o, diba? Lipat natin ngayon sa blue ha. Yan. So nakita nyo. So yun pala ang problema, bakit umuugong yung motor, dahil open yung linya ng blue. Yan. Diba? So open ang blue. So nagtataka yung iba, bakit umuugong lang, okay ang pump belt, okay yung motor, hindi stack up, okay yung timer. Mataas ang reading ng amperahe, yun ang pala ang problema niya. May open ang open wire o putol ang linya ng blue, yung supply ng motor. Kaya nag-high ampere siya, umabot ng 2.31. So tanggalin natin ha para makita nyo. Ang normal na reading kasi ay hindi umabot ng 1 ampere yan. Nasa 0.9 lang yan, 0.8, ganon. Pag umabot na sa 1 hanggang 2, high ampere na po ang reading ng washing. So mayroon po kaming hinanda. So nakasit na po yan, mayroon na siyang timer. Gamitan natin ng timer para malaman natin kung gumagana ang timer o hindi. Pumipitik ang timer, so meaning gumagalaw ang tester din. So meaning good po yung ating yung timer, dahil bumabalik yung reading, bumabalik sa zero, tapos pumipitik pag nagre-reverse. So meaning okay po yung timer. So ang problema pala, bakit nag-high ampere siya, umuugong lang nandito sa motor. Okay naman yung capacitor niya. So tanggalin natin, bunutin natin itong motor para ipakita natin ngayon itong good parts, itong good na motor. Try nating paandarin na wala sa unit, kinabitan namin siya ng timer. So ganun lang mag-determine at mag-check, mga master, kung nag-high ampere, umuugong, tapos pag iniikot nyo yan, oh, hindi siya stack up. So nasa motor na ang problema niyan, dahil good naman ang capacitor. So subscribe nyo pala ako, mga master, para updated kayo pag may bago ako mga videos na i-upload. So tanggalin natin, bunutin natin to, tapos ipalit natin itong hinanda naming motor. So pero bago natin pandarin, kailangan muna nating i-check ha. Pandarin muna natin na wala sa unit yung motor. May connection na siya ng capacitor. Mayroon na rin siyang connection ng timer. So mayroon po tatlong tornilyo yan. So hindi po tayo mawawala, dahil pag ibalik natin yan, parang may hole man na yung pinaglalagyan ng motor. Parang naka-triangle siya. So magkaiba yung design niyang nasa itaas, yung pinagkabitan ng belt, pero same lang sila ng laki ng unit. Sa design lang na nakadikit sa itaas yung pinaglagyan ng yung belt. So yan, natanggalan natin, mga master. So lagi kong kasama ito si Master Dins at saka si Master Dodge, dahil mayroon na rin silang alam, natuto na din. So interesado na silang sumasama sa akin at saka magre-repair din minsan yung mga basic. So yan o, tingnan nyo.
pareho lang sila, yung kulay lang, at saka yung pinagkabitan ng belt sa itaas, yun lang ang pinagkaiba nila, pero same lang sila ng laki. So pwede nating ipalit ito. So bago natin ibalik ito doon sa unit, yan o, pareho sila. So pandarin muna natin ha, para makita nyo na ang reading, yung clamp, ang pinaka-importante. So pareho lang sila ng laki mga master, walang problema yon. So try natin ikutin yung timer. Punan muna natin siya ng resistance, yun yung pinaka-basic. Tingnan nyo ha, gumagalaw yung ating tester yan o. Tapos bumabalik, so yan. Tapos pag magre-reverse, bumabalik siya. Yan o. So set natin sa time zone dahil sobrang taas lang para makita malinaw. So yan, walang problema ang ating ipapalit. So hinanda na namin to dahil chinik na namin yun kanina. So pinakita lang natin kung paano mag-check kung mag-umuugong lang yung washing nyo na hindi naman siya stuck up. So try nyo munang ikutin sa kamay nyo kung hindi siya stuck up, so sa motor na yan. Pero pag pinaikot nyo sa kamay nyo, sobrang tigas yan, stuck up yan. Pero kanina pre-wheeling siya, so nasa motor na yung problema. So yan o, saksak na natin ha. Yan, kita nyo. Tingnan nyo yung reading. Yan, 0.81 lang, di ba? So yan po ang normal na reading ng motor. Hindi kagaya kanina na umaabot na siya ng 2 ampere. So yan. Pag mag-forward at saka reverse, ayos Master Dodge. Master din, so ini-explain ko din sa kanila kung anong pagkaiba ng good at saka defective parts na motor ng washing. Dahil maraming nagko-comment doon na bakit umuugong lang yung washing nila. So hindi ko na ma-explain ng buo dahil sa comment section lang. So ito nang yung pagkakataon na makita nyo na kung paano i-check yung defective at saka good na motor. So ayos. So pwede na nating ipalit agad ito. Wala namang problema yan. Hindi naman siya malaki yung pinagkabitan ng belt. Yung design lang ng yung hinawakan ni Master Dance, yung pagkakaiba, pero pareho lang sila. So yung kapasitor nito yung ipalit natin dahil nasa 11 microfarad po ito. Yung kanina yung isa parang nasa 10 lang yan. Pero yun yung pinaka-original na reading niya. Yun yung siguro pinalit ng isang technician. So wala namang problema kahit 11 microfarad, palitan mo ng 10 microfarad. O 10 microfarad yung original pa, palitan mo ng 11. So wala namang problema yon dahil pareho naman silang gumagana sa unit o sa motor. Sa mababa lang yung nawala o nadagdag. So pwede yan. So mayroon kasi pagkakataon na mayroon din comment section doon na nagtatanong kung bakit daw yung capacitor ay 10 microfarad, papalitan ba daw ng 11 kung pwede. So pwede yon. Kung ang 11 microfarad na nakalagay, kung walang available, papalitan mo ng 10 microfarad, pwede din yon. So yan, balik na ni Master Dodge at saka ni Master Dance para malaman natin ngayon na aandar na ba ito ng nasa unit na. So subscribe nga pala mga Master Remblitik para updated kayo pag may bago kaming mga video na i-upload. So ikabit muna natin ha. So ito nga pala yung washing na ito. Ang gamit pala nito ay wash lang, wala siyang dryer, single lang siya. So sabi naman ni Master Dance daw ibabalik lang daw niya yung kapasitor na muna. So subukan niyang paandarin yung unit na yun pa rin yung kapasitor. So wala naman problema doon, hindi tayo magkakaproblema niyan basta as long as na good yung kapasitor. So yun pa rin, basic na basic. Papaandarin muna tapos check muna natin sa tester bago isaksak. Yan o, di ba? So yan, pag magre-reverse siya, nagsiswitch off tapos babalik. So yan, meaning yan, gumagana yung ating timer. Number 1 yan, so dyan mo mabibase.
kaya gumagana ang kapasitor. Kagaya kanina, gumagana ang kapasitor, gumagana ang timer. Pero nung sinaksak, umuugong. So pag-check pala, open pala yung blue na linya. Yung kulay blue. So wala namang problema. Pinaandar na natin to kanina. So try na nating paandarin yung unit. Saksak mo na Master Dins, Master Dodds. So chine-check muna ni Master Dins kung may dumidikit na wiring. So okay na yan, wala namang problema. So yan, pinaikot to ni Master Dins. Yan o. So diba, umaandar na po ang ating washing machine. So yun, ganun lang mag-check kung ang unit ay umuugong. So maraming dahilan umuugong, nag-stack up o open yung linya ng motor or walang supply yung kapasitor. Pero kanina na-check natin na sa motor ang problema. So mas madali kasing ma-check natin mga master kung mayroon kayong clamp, di ba Master Dodds, Dins? Pag may clamp kayo at saka tester, huwag lang yung tingnan nyo lang kung bakit tumuugong, hindi nyo makukuha agad yan, kailangan may clamp to. So ayos na po ito mga master. Next time ulit, maraming salamat.